What's up mga Kuya Koy's Adventure? Eto, nandito kami ngayon mga Kuya Koy's Adventure. Ayan, alam nyo ba kung saan kami pupunta? Meron kaming tutulungan. Yan, humihingi sila ng kaunting tulong sa amin as a team Kuya Koy's Adventure. Andyan, kompleto ang ating team. Ayan, ang ating gwapong Kuya Jess. Yan, binata po yan. Binata. Binata, available na available. Ang ating kororoy. Ayan, ayan. Isa pang available. Yun, medyo 50-50 yun. Ang ating Kuya Slide, yan. So, ayan mga Kuya Koy's Adventure, pupunta kami sa Barangay Tigyun. Sagasan kasi meron kami nga napag-alaman na isang pamilya na si ate ay balo or ayan, nag-iisa single mom. Meron siyang tatlong anak, yun po pupuntahan namin at nakakawa po ang buhay dahil na single mom siya at nakakalungkot na balitaan namin na wala na siyang matuluyan o walang bahay kasi dati raw nasa Talaw sila, pinaalis sila doon sa lugar. Kaya eto, andito ang ating team, yan, sa biyaya ni Lord, binigyan, nagkaroon tayo ng sponsor, may mga nag-sponsor at kami rin nag-ambag-ambag para matulungan namin si ate. No, kaya samahan nyo kami, hindi namin patatagalin mga Kuya Koy's Adventure, let's go tayo papunta ng Tigyon. Kaway-kaway muna mga guwapo. Mga binata. Binata. Tara mga Kuya Koy's, let's go. Mga Kuya Koy's Adventure, nandito na tayo sa Talaw. Ano po si Chito? Bukal, ayun. Si Bukal ng Tigyon, mga Kuya Koy's Adventure. Andito tayo, ayan si Ma'am Princess. Ayan, pagkunan. Ayan siya, yung ating sadya dito sa lugar ng Tigyon, mga Kuya Koy's Adventure. Pinuntahan natin siya para abutan ng konting tulong. Ayan, tara, samahan natin. Ito tayo dun. Gawat! May di ba kung inaalpon lang? May meron po ang mga sarili. Mga Kuya Koy's, pinunta natin si Mom Princess para ating pagpunta sa kanya. I-interviewin natin siya ng konti para lang sa status na kanilang lagay dito. Kaya tara, mag-inom kami, mga Kuya Koy's. Abalong meron po kayong lupa na may papaano. Sabi sa konti na. Kasi ang purpose po talaga ng charity vlog po namin is kami po bilang mga vlogger po is may mga tumutulong din po na dumarating sa amin kahit papaano po kahit konti na kung ano po yung kakasya doon sa inabot pong tulong sa amin is yun po yung binibigay po namin and then kung ano man po yung makayanan at kami po yung gagawa wala na po kayong problemahin ano po, basta meron na po lugar yun lang po inaano po namin meron na po, nakausap ko na po si Kapitan kahapon kasi po nanon po siya na bata ko kasi po dito ginagamit po dito yun po na pag may okasyon eh siyempre naman po kapasok ng mga bata yun po ito nasabi dito pagigisa ko na maaga, tapos siyempre intindi ko po yung mga bata. Ito po ay siyam, apat, dito po. Nag-aaral po silang po. Nag-aaral po silang tatlo. Opo, ito po ay dyan po to. Okay, dyan lang po. Ito po yung dalawang tatalaw po. Kaya po, inaano po po, sabi ko na kinsa po katapakon. Tapos pwede daw po. Paano ko na lupa ay sabi naman baka nakap kasi po nangyay ako ang gumamit. At pag may okasyon kasi po ay siyempre, hindi natin masabi. Sanda po ginagamit ko sa pagkakotay. Kaya ginagamit ko kasi may nakapagsabi nga po sa amin sa kanya na nakakilala ko sa inyo na ayun nga po kung nandun ba ko dati sa malakuno. Sa talong po, sa taong. Mantugot ko po. Yung kala kasi namin, yung pinakita kong picture sa amin is sarili niyo yung lugar. Ay, hindi po. Ano po yung lupa po nung pinsan ng asawa ko? Eh, binalis na po kami at yun lang po. At nakimisa po kay Kapitan na pwede makuwian lang po na kalit. Kaya lang po, ang bala ko po, magpapagawa po sa repair. Hindi po
pera at papaano. Pero nakausap ko na po si Kapter. Kung meron po tumulong lang naman. Importante lang po sa akin. May bahay lang po kami So, ayan mga Kuya Koy's Adventure sa mga nakakapanood na mga followers namin, subscriber, ano? Sa may mabubuting puso, ayan si ate. Kita niyo naman mga Kuya Koy's, malaki ng bahay ni ate. Kaya sabi mo na malaki daw po. Oo, malaki ng puste. Pero ayan, napansamantala sila dito yung tumuloy. Dito po ano? Opo, dito po sa malita pa. Kwarto po. Pinatuloy lang po sila ng... Kapitan po dati. Dati kapitan, ex-kapitan po ng barangay ng Tigyon. Pansamantalang tulong. Pero syempre naman po mga Kuya Koy's, hindi naman po sila permanente dito dahil ginagamit po ang covered court ano, sa mga event. Lalo sa may mga may basketball or anumang meeting na ginaganap dito. Yan, sa may mabuting puso po, nakikiusap po ang aming team na sana po maabutan natin ng kaunting tulong si Ate Princess at kita niyo naman po yung estado niyang kanyang buhay. Meron po siyang tatlong anak at single man po, ano? Yan, nakikiusap po kami. At ito mga Kuya Koy's, hindi natin ito patatagalin. Ibibigay natin kay Ate yung ating kaunting tulong. Koy's, pakikuha yung ating mga ano. Yan. Ate, pagpasensyahan nyo na po yung aming nakayanan. Hindi, okay lang po sa akin po. Ano yan po yan? Hindi nga po ako nag-aangat na malaki pa sa akin. Hindi man po kami ate na nangako sa ngayon, pero babalik na naman. Basta po. Pwede po kayo. Ganyan ako si Kagawad. Kung ano po, makibigay daw ng sticker si Kagawad. And then, pwede po kayo mag-PM sa page po namin kung sakali pong meron po kayo mga materialis na may ano po, may ambag or kami na rin pong bahala po doon sa ano. Kung meron kung po magpadala sa amin na susuporta pa, is para po pagsamasamahin po. Kami na pong bahala ng gawa ng pagkakayang po ni Princess. Sana na po nga yung namin. Para mas mapabilis po ano. Kasi yung binabis na po may mga ganyan po, meron din po kami mga tinutulungan po ng mga salamat naman. Kasi talaga nag-ahanap kami. Sabi niya ang buhay natin ay ano lang po, pansamantala lang dito, ba't hindi pa natin gamitin sa pagkakihan. Ayan po, magtiwala ka lang po lagi pati kay Lord. Ayan po, si Lord po ay tapat. Kahit ganyan pong estado ng buhay natin is lalo tayong pagpapalain sa kay Lord. Importante lang po sa akin yung mga pumunod. Thank you, Lord. Di ba dati po kayo nasa Mantugod? Opo. Opo, ano? Bakit po kayo pinaalis sa... Kasi po yung nangyayari po ako. Tapos siyempre yung pagod po naman. Ano po napalis na siya. So, ibig sabi, taga saan po kayo? Taga Manila po. Tapos ang asawang po po? Taga rito po. Ay, namatay po. August 17, 2020, tapos makapat na mag-apat na taon, August 17. Kaya po nung muna po namatay ang mama nila, ako na po nung muna. Gusto ko rin na po makapagtapos mga anak pa. Grade 6, makapagtapos na po nung kaya po nung high school. Kasi hindi pa siyon susi sa akin. Kasi sabi rin po nila makatulong sa akin. Basta po pagsikapan na ako na makapanood. Anong malay po natin na si may isa pong makapanood na gusto ng tulong ng mga anak ko. Ano? Para sa kanila ito. Gusto natin masabi yan dahil marami naman po tayo nanonood ang nagbubuting pagkakan. Ayan mga Kuya Koy's. Shoutout nga pala kay Kuya Boyet Chicken. Yan, sa nagbigay ng itlog kay Ate Princess. Ayan, shoutout at kay Sir Rider D.
Ayan, Sir Rider D, ayan. Salamat sa tulong mo na pinaabot na ito. May nabili kami, ayan. At saka kay Sir Dan Tonggala, ayan sir. Salamat po sa suporta sa aming mga subscriber, followers pa na patuloy na tutulong pa kay Ate Princess. Shout out po sa inyong lahat at God bless. Thank you so much sa inyo. Wish pa kami. Ayan mga kuya ko, ito yung tinutuluyan ni na Ate Princess. Ayan, ayan po, ayan po kanila. Siksikan ninyo Princess dito. Isa lang pag po kami sa gawad, tapos yung anak ko po lalaki dyan na may papa kasi hindi po kami kasyay. Kaya po dito kami tatlo mag-iina, tapos yun po yung anak kong lalaki. Wala po nagsabi, maliit daw po. So, yung lugar ng ating Ate Princess, ano? Muntang samantala mo lang pinutuloyan. Mabuti, Papa, salamat nga po sa dating kapitan. Apo. At nakilala, kaya lang po, minsan ginagamit kasi. Kaya, apo. Kaya po, nabi po makagawa man lang kahit maliit lang po yung tubo. Ano laki na ng kutsala ko? Oo, ang laki na ng kutsala mo! Ayan po talaga ang buhay, ano? Mahirap po ang buhay dahil... Kailangan pag ganyan, siglaan po na wala, maliit pa. Nagaya niya ba, pag dalagat, binata na yung mga ito. Eh may binata naman po kaming kasama. Ay, wag na. Ayun. Ay, hindi na po. Opo, available yun. Ito, available din po ito. Ay, yung isa, available po. Ay, kailan 50-50 po yung isa. Marami na rin itong nagagawa. Eh, pero mas guwapo po yun kasi bata pa po, hindi pa natubuang ngipin. Ano naman yung ating? Hindi po, hindi po ako nakikita ko sa ating. Ano yung anak buhay ni ating? Ay, ano po ako, kasali lang yung sa 4-piece. Tapos, pag may duli po, matatrabaho po. Pag nagpaduli po ng barangay. Kasali po sila kalawag sa solo parent. Sama po sa solo parent. Kaya lang, ano lang po ay... Depende daw po sa anong pagbigay, hindi naman po daw buwan-buwan kasi daw po marami sa solo parents. Saka hindi rin daw po man. Kaya sabi ko, pag kung hindi po ang dinasadya, kung may magpatrabaho, patrabaho po ako. Ito dahil po niya, hindi po ako nakaalis sa dulat na duli po ako nakarang taon. Kaya pag nakaduli daw po nakarang taon, hindi naman po makapaduli po. Kaya po, yan, hintay-hintay, tipid-tipid. Kasi po, kada dalawang buwan lang po sa unang purpose. Depende pa po kung meron. Kasi nasa maabot sa apat na buwan. Mabuti rin po nakasali din po sa purpose kasi. Nakasali po ako sa purpose noon. Saktong kalilibing ng ama na lang. Hindi po saktong nakasali. Hindi na gano'n, tipid. Nagulungan din naman po ako ng ako. Kasi teacher din po ang nagano'n sa akin. Magmamay nila po sana ako. Kaya lang, pinigilan ako ng teacher kasi doon po. Pag ano daw, baka hindi ko rin po makakapos yung mga tao. Mahirap ako sa Maynila. Maliliit ka po. Kaya ako nag-inayon po. Kaya sabi, magharap daw po ako na pwede kong patiran dito. Yung nga po, dito po mo. Kaya lang, nakakaya naman po yung makihan. Hindi mo po naisipang bumalik. Buhay po ba ng magulang? Hindi na po. Ang nandun na lang po isa kong kapatid. Kaya lang po, Maynila. Ano po yun? Pamilya. Yung nakakaya nang po makisiksik pa. Kasi hindi nang po sigurado pagkaluwas mo ng Maynila. May trabaho ka na eh. Tapos tatlo pa po yan. Sa May Rocks po. Yung project po. Yung pang lang, hindi mo po pwede. Pagdating namin, mag-lintay na po kami. Yung mga bata po, sana po pagdating po. Wala po. Kaya nga po sabi ng mga teacher, dito na po kakatapos mo na. Tinungan naman, sabi po nila, tutulungan kami sa namin. Wala. Mabait naman po yung mga teacher na po.
Kaya po wala akong masabi sa mga teacher ko nila. Talagang ano rin po sa akin ng mga teacher nila. Kasi araw-araw po, araw-araw naman po binabalo. Sinisinip po nila yung mga bata ko, araw-araw din papasok. Sinisinan nila kung kamusta doon mga bata ko. Nagtatan kung napinakain ko na rin po mga bata. Kaya nila po, kaya nagpapasalamat ako sa mga teacher ko. At least, kahit po na ganito ako, hindi ako pinabayaan nila. Marami naman po tayo talagang pagkakayaan ng mga mabubutin ka sa mga. Kaya nga po, hindi ko pala na, alam ba, siyempre po wala na klase tapos yun. Supporta po minsan naman po, pag wala mo haon yung mga bata po. Mga teacher po ang bibigay sa mga anak ko. Siyempre din po nasabi mo. So, pasalamatan mo po yung mga teacher. Salamat kay Ma'am Jean, kay Ma'am Vanessa, at saka kay Ma'am, lahat po ng teacher sa Talaw. Maraming maraming salamat. Actually po ang nagsabi talaga sa amin na teacher ay si Ma'am Reddy. Ah, po. Sino po ang estudyante niya dito sa mga anak niya? Eh yung lalaki po ay yung po estudyante niya. Yung nakasin po, yung estudyante niya. Yung nakaraang taon. Kasi ito po yung estudyante niya ngayon. Ah, sabi ko. Ma'am Reddy po ang nagsabi sa. Oo nga po, sinabi naman po Ma'am Reddy. Ayun po yung kapatid po ng ati po. Ay, kapatid, salamat yan. Siyempre, pakisabi kay mama. Kasi talagang araw-araw siya nandito, dumadaan ang mga. Yan nga, sabi ko pa, salamat ako sa mga. Eh, gusto nga po niya sana sumama. Eh, kaya lang sinabi po namin, bawal sumama sa amin ng pangit. Ma'am, shout out sa'yo, ma'am. Ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, ano ba, hindi nga po si Ma'am Ray, gumalit sa taga po, lalo na po yung sudyante yung ulam. Actually, po, pag napunta po sa bahay, yun ay inatago ko po yung ulam. Kasi nakain na po yun ng take out pa. Hindi ba naman po talaga yun? Nangasimaanak po talaga. Hindi niya po pinapagalaman. Oo, mabait po yung sinunod. Saka itong unang kato, unang ano po. Nagmabait siya yun. Pag wala pong pasok, tapos minsan na pag wala pong ulam, kung hindi po ako nakabawon ng ulam, kaya minsan na bitin ko sa ulam, yung anak ko kasi kung binibigyan po naman binibig ng kanin. Minsan, uwi ko si maanak ko, yung anak ko lalaki. Mama, mama, binigyan ako ni Ma'am Raby ng ano, ng kanin, tsaka po. So, kaya nga po sabi, salamat ako sa mga. Salamat naman po. At sa teacher sa kinder si Ma'am Raby. Yung Vanessa, hindi rin po nila pinapagayang. That's yung mga natin teacher. Kaya pong pakisalamat talaga po. Ate, pakisabi kayo ma'am, maraming maraming salamat talaga sa tulong. Hindi, kasi hindi na po siya dyan nagturo eh. Parang, ano lang ako, ngayon lang siya nagturo dyan, tapos tinulungan niya ako. Alin siya po yung nag-send sa amin ng picture mo? Ayaw po, kasi yung nasa Mangtugod po ako, may nikusa po sa isang nanay. Napicturean daw po yung loob ng bahay. Ayun nga, pinituran niya po. Kasi Ma'am Reddy po anin daw po yung bahay ko, ano ang sura ng bahay ko. O diba, nakita niya, tolda lang. Tapos yung gilid ba yero. Akala po talaga namin is lupa niyo yung ano, kaya dun sa ano tamo plano. Ay, naisip pa nga po namin no, kung may mga materialis, parang ang layo naman tugod natin, ano. Eh, ang ano naman po namin, hihingi kami ng tulong sa MDRR para makatip na namin yung materialis. Eh, since nandito ka naman po sa baba, madali kasi naman. Kasi po, ano saan, nakasabi ko sa mga teacher, mag-arap naman daw po ng bahay, na pwedeng pwesta namin muna natin na pag ano daw, pag merong maluwag-luwag naman daw po yung mga teacher, ito yung nasabi ko, mukhang isa sa dati sa pital. Eh, bahay po, wala sanang problema kasi ito po bago bahay nito. Eh, may bahay rin po yun. Kaya lang, 50-50, may kaagaw ka po dyan. Ang nalayo ay. Ayun, lola, alog-alog sa bahay niya yun. Hindi po po, kasi mas gusto ko si dito kasi naanuan po sila ng teacher. Hindi po sabi, pag ano lang, sinabihan naman ako pag papasok po yung mga teacher, di ba, nakamisa po, nakatransitin. May dadaanan na lang po nila yung estudyante ko. Lupa, sabay pasok, sabay ito. Kasi nagagawa. Yun po, ano po nila sa akin. Kasi di po mahirapan ng mga bata ko. Salamat yan din po sa malapit-lapit kasi nahirapan din po yung mga teacher. Kasi po, pag umuulan, hindi nakakapasok ng mga teacher.
Ayan nga po. So, paano po Ate Princess? Hindi ko marapo muna, no? Pero hindi nga po na kami na mangako, pero babalik. Po. Maraming maraming. Kaya mga kuya ko, sabakan niyo yung part 2. Babalikan natin si Ate. Baka pagbalik natin, may na inagawa na ng bahay ni Ate. Baka ito. O di kaya yun, no? Yan. Kabuhay lang kayo talaga mo sa kanya. Hindi po, God bless po sa inyo. Nenek, ha? Mabuti. Nagdalag si mga amoy niya. Sige po, Ate. Ayan, mga kuya ko, adventure, nahihati na natin yung tulong natin kay Ate Princess. Ano? Ayan, patuloy po kami ng usap sa inyo, sa mga kalahuban po dyan. Tulungan po natin si Ate. Sa pagtulong po natin, si Lord po ang magbabalik ng siksikliglig at umahataw. Salamat po sa inyong lahat, mga kuya kuys adventure. Pagpalain tayong lahat ni Lord. Kuya kuys adventure!